Hey guys, it's Ab and I'm back with another Shopee haul. It's that time of the month again and hopefully maging monthly recurring thing na to sa channel ko. Every Saturday before the double sale day, meron akong haul. And for today, ang theme ng ating Shopee haul ay coffee edition because my coffee addiction has been getting out of hand. All the products in this haul are very, very affordable. Prices start from 1 peso to 389 pesos. So, wala nang tataas sa 389 pesos. Actually, 350 pesos ko pa nakuha yung 389 pesos na yun. So, hindi ko goal na mabudol kayo. Goal ko lang na i-share yung mga reviews ko sa mga non-skincare things. But if you happen to be purchasing one of the items that I will be mentioning today, please don't forget to tag me on Instagram. That's @sabpozon using the hashtag #sabmakemebuyit. Medyo konti lang naman yung mga items dito. Sana magawa kong 10 to 15 minutes. First, ito lang yung kaisa-isang non-coffee thing sa haul na ito, and that's this mask mixing bowl. Kasi sabi ko sa last haul ko na isa-share ko sa susunod na video yung mga paraphernalia kapag nagmamask ako ng mga tinitimpla. So, ito yun. This is my mask mixing bowl. Alam nyo dati kasi sobrang nagtitipid ako. Ang panghalo ko lang ng mask ay yung Tupperware na circle at saka plastic na spoon galing sa Jollibee. Siguro naman deserve ko na ng upgrade kasi ang tagal ko nang pinagtitiisan yung Tupperware ko na yun. This is 49 pesos lang. You get this super cute bowl and tatlong measuring cup. Yan, tatlong measuring cup. Tapos meron siyang brush na ganyan. And meron siyang spatula. Ganyan. I just got the color gray kasi basic bitch ako. Gusto ko mga black, white, cream, gray lang yung mga gamit ko. So, ayan. Anyway, let's go to the skincare. Let's start with the coffee haul. I'm sure eting dahilan kung bakit clinic mo to. More on manual techniques yung mga ginagawa ko so far sa pagbubrew. Though may coffee machine kami and may Nespresso yung ate ko, pero hindi ko sila bet gamitin. Mamaya, kwento natin kung bakit. But first, syempre, we have coffee beans and I have a few here that I would recommend. So first is this hazelnut from Fresh Beans Manila. Ayan, ito yung beans na nagsimula ng pagmamahal ko sa coffee. Kasi dati, mahilig naman na ako talaga sa coffee, pero hindi ako marunong mag-brew. Parang dito nag-start ang lahat. Kasi nung college ako, parang minsan nakakatatlo o apat ako na coffee ko black, o kaya coffee ko blanca, o kaya great taste white. Nakakaapat akong ganun. Pero lagi akong 3-in-1 lang, or kapag mag-aaral sa labas, Starbucks, ganyan, or kung saan mang coffee shop ka nakahanap ng upuan. Ngayon na nandito na sa bahay and work from home. Ayan, natutunan ko na mag-brew. And itong Fresh Beans Manila ay business ng friend ko na si Carl. Hello Carl, if you're watching, shoutout sa'yo, shoutout ko daw siya. Kasi alam nyo naman na gustong-gusto kong nagsusupport ng mga local businesses and mas lalong gusto kong mag-support kapag friend ko yung may-ari ng business na yun. Itong Fresh Beans Manila Hazelnut na to, ito yung pinakaunang binili kong coffee beans. Saka gustuhan ko na isupport yung friend ko na yun. So bumili ako nito kahit wala naman akong kaalam-alam kung paano to gamitin. And then tinuruan niya na lang ako na ito, kapag binili mo tong coarse grind, kailangan mong bumili ng French press. So ayan, bumili ako ng French press. Nakita niyo yun sa 2020 favorites ko. Ililink ko yun down below and nakalink din yun sa aking Beacons page. That's beacons.page/sabpozon. Lahat ng recommendations ko across all categories, makikita nyo doon sa page na yun. This is at the top of my list sa mga paborito kong beans dahil ito ay hazelnut na dark roast. Dark roast kasi yung parang bias ko. Bias? K-pop ka, girl. Dark roast kasi yung mga gusto ko. Gusto ko yung matapang pero matamis. Ganon. Nung binili ko to, ayun, the rest is history. Simula sa maliit kong French press na Omega. Tapos nung Christmas, naregaluhan ako nitong pour over, which is mamaya ko i-discuss. And then sa birthday ko, nakatanggap ako ng malaking French press from Bodum na regalo ng mga ka-office mates ko. So ayun, shoutout sa mga ka-office mates ko dyan. This is the hazelnut ground beans, 250 grams. And I super like the packaging kasi ito yung nasasara mo pa din. Ganyan. Sobrang bango niya, guys. Kung pwede ko lang ipaamoy sa inyo dito. Anyway, nagaganyan lang siya. Para hindi mo na siya kailangang i-transfer sa isang container. Sobrang convenient and pwede mo rin itong dalhin sa bag mo kung nag-move ka ng houses. May sentimental value itong hazelnut na beans na to. And sobrang gustong gusto ko yung timpla niya kasi parang ito daw ay mix of
Arabica, Excelsa, and Robusta. So, mix na sila. And mamaya, makikita nyo na palaging hazelnut yung binibili ko. Parang yun yung staple na binibili ko sa lahat ng mga nagsusupply ng coffee beans. So, ayun. 160 pesos for 250 grams. 160 pesos na itong nakikita mo. That's 0.64 pesos per gram. Pero kapag kinuha mo yung 500 grams nito, 310 pesos na lang. So, that's 0.62 pesos per gram. Mas mura yung cost per gram, syempre, kapag mas malaki yung binili mo. They are available on Shopee. I will link everything in the description below. So, there's that. And then next, coffee beans from the Riverbend Coffee, which is also owned by my friend. Then, kung nakikita nyo, medyo paubos na siya. Featuring yung aking mga piso food closure clips. Kung napanood nyo yung previous, hindi ko maalala kung anong haul na yun, pero every sale day, bumibili ako ng mga piso food closure clips. Ganyan, parang sinabi ko naman doon na parang kinokollect ko sila and sobrang useful nila mga sis. So anyway, this is from the Riverbend Coffee. This is also hazelnut. Itong business na to ay pagmamayari naman ng friend ko na si Rexy. O diba? So proud of my friends. They're business women. Tapos, ito hindi ko to binili. Niregalo to ng mga besties ko ng birthday ko. Tapos, binigyan ako ni Rexy ng free na dalawang bote ng drinks as a birthday gift. So, sobrang thank you. Yung mga panahong birthday ko, nauubusan na ako ng beans. Ito na lang yung natitira kong beans that time. So, nag-order ako sa Shopee. Tapos nun, biglang dumating tong regalo nila. Sobrang sakto talaga. Binila nila ako ng beans. Sobrang, ayun yung mga regalong ikinatutuwa ko. Anyway, nakikita niya naman na medyo paubos na siya. Masarap din to, pero ito ay medium roast. Mas prefer ko lang yung dark roast. And this is from Baguio. Sobrang masarap din yung mga beans ng The Riverbend Coffee. Yun nga lang, ang packaging nila ay yung paganito. Yung pag binuksan mong ganyan, hindi mo na siya masasara unless meron kang mga canisters or meron kang mga food closure clips like this one. Sobrang ganda rin ng customer service nila dahil kahit anong itanong mo about coffee, kahit hindi tungkol sa binili mo, sasagutin talaga nila sa Instagram. So, follow nyo rin ang at The Riverbend Coffee and ang at Fresh Beans Manila on Instagram kasi sobrang friendly nila and they will answer your questions kung may nalilito kayong part sa mga sinasabi ko. Or pwede rin kayo mag-comment down below or message nyo rin ako kung meron kayong nalilito sa mga sinasabi ko dito. And then, pag nag-order kayo sa kanila, itag nyo sila and itag nyo rin ako. Lalagay ko siya sa aking IG highlights na sub made ni Bayet. Marirecommend ko rin tong The Riverbend Coffee. This is in hazelnut as well. Hindi ko alam kung ilang grams to, pero sabi sa Shopee nila, 170 pesos for 250 grams. Medyo mas mahal siya ng konti. So that's 0.68 pesos per gram. And then kapag kinuha mo naman yung 500 grams version nito, 330 pesos for 500 grams. So that's 0.66 per gram. Syempre mas mura kapag mas malaki yung binili mo. And parehas lang din naman sila ng packaging ng mga Starbucks beans na mabibili mo. Pero mas prefer ko kasing bumili sa mga local farmers. Yung mga local brands talaga yung mga gusto kong tangkilikin. And sana kayo rin guys. Meron silang buy one take one promo sa kanilang Mount Apo single origin beans. Ililink ko rin yun down below and don't forget to tag me on Instagram at sabpozon using the hashtag sabmainibayit kung may binili kayo sa mga to. And last, for my last source ng beans, they are from Batangas and nag-ship sila directly from the farmers. Sa lahat ng mga nabili ko, ito yung pinakamura yung cost per gram dahil galing mismo to sa farmers and walang parang middleman to market it and stuff. I got Robusta in 250 grams, Robusta in 250 grams, Liberica in 250 grams, 500 grams of hazelnut featuring my piece of food closure clips. Ayun, as you can see, laging sa lahat ng brands na pwedeng bilhan, matik na may bibilhin akong hazelnut. Hindi ko ata nabasa kung anong roast itong mga to, pero nagustuhan ko naman sila and ang natry ko pa lang is yung hazelnut and yung Liberica. Ayun, nakikita nyo naman na siya yung bukas na. Itong Robusta, hindi ko pa nabubuksan kasi uubusin ko muna sana yung mga nauna kong binili. Inuuna ko silang ubusin. Hindi ko sila maubos-ubos dahil gusto kong ipakita yung packaging sa inyo kasi gusto ko rin i-review yung packaging. Hindi kompleto yung experience kapag hindi nyo nakikita yung products. Anyway, so far, sobrang gusto ko sila. Lahat ng limang kape na to, effective. Hindi ako aantukin. Pero siguro kasi pinagsasabay-sabay ko sila. So, hindi ako dire-diretsyong isang klase ng coffee beans lang yung ginagamit para hindi siya ma-accustom sa akin. Para kapag nag-try ako ng isa ulit sa kanila, hindi ulit ako magigising. Ay, hindi ulit ako matutulog. Sorry. Mali. Kunyari, iinumin ko to ng 8 a.m. Mga 1 a.m. sis, gising pa ako, hindi pa ako makatulog. Minsan kinokontian ko, pero ngayon kailangan kong tapangan dahil month end closing and
kailangan ko talaga ng energy throughout the day. So, ayun. Sobrang marirecommend ko rin itong beans na to. Although, hindi ko masyadong type yung packaging nila. Pero, mas murang packaging kasi yung pinili ko. Dahil meron din ako mga canisters. Mamaya mapapanood nyo. Ganito yung ganyang kanyang opening. Yung ganyan. Ganyan. Yung hazelnut, 88 pesos for 250 grams, so that's 0.35 per gram. Ito namang binili ko na 500 grams is 160 pesos, so 0.32 per gram. So, kung mapapansin nyo, mas mura talaga yung cost per gram niya dito. It's mga 0.30 something per gram lang yung mga beans nila. Kasi, diretso siya from the supplier. Pero, ang catch lang dito, medyo mahal yung shipping fee ng mga to dahil galing sila sa Batangas. 80 pesos ata yung shipping fee. And kapag nag-free shipping voucher ka sa Shopee, magiging 40 pesos. So, may babayaran ka pa rin sa shipping. I-weigh nyo pa rin yung options nyo. Nagbigay ako ng options sa inyo. Yung dalawang nauna, free shipping sila kapag sale day. And madalas nagsisale din sila. Ito yung pinakamurang cost per gram na beans na nabili ko. And bibili pa rin ako nito, to be honest. Kasi I'm helping the farmers directly. Pero syempre, bibili pa rin ako ng mga naunang dalawa to help my friends. And gusto ko rin yung source nila. Kasi iba-iba pa rin sila ng lasa kahit pare-pare silang hazelnut. Kasi iba-iba sila ng source. May mga hazelnut na medium roast, may mga hazelnut na dark roast. Iba-iba yung blend. Diba yung una, Arabica, Robusta, Excelsa. And then, ito namang Liberica. This is 86 pesos for 250 grams. So, that's 0.34 per gram. Sobrang mura, no? 0.34 lang. Tapos, naka-help ka pa sa mga farmers sa Batangas. And then, itong Robusta, ito yung pinakamura na bili ko. 66 pesos lang for 250 grams. So, that's 0.26 per gram, diba? Ito yung pinakamurang cost per gram na coffee beans na nabili ko ever. And sis, parang, alam mo, nung natanggap ko nga to, hindi nga ako makapaniwalang 250 grams siya. Kasi, sis, napakarami. Kita mo. Mas malaki pa siya sa kamay ko, ha? Tapos ganito siya kakapal. Such a steal. Sa seller na to, meron silang Batangas blend na beans na mix ng Robusta, Excelsa, and Arabica. Pero wala silang Barako. And kailangan ko ng Barako beans pag nag-board exam. Ina-eye ko na nabilhan ng Barako beans ngayon ay from Nenes Cafe. Follow nyo sila sa Instagram. That's at Nenes Cafe. Ang dami ko pang beans, sis. Ubusin ko muna itong mga to. Kasi hindi na sila magkakasya. So, ayun. You can expect na merong coffee haul part 2. Dahil marami akong mga coffee purchases na scheduled ng 7-7 and 8-8. Hindi ko sila isang bagsakan binibili. Sineschedule ko sila talaga. And then next, we have bamboo lid glass jars. Pinost ko rin yung unboxing nito sa TikTok. But papakita ko na rin sa inyo dahil medyo matagal ko na yung in-unbox. Dito ko nilalagay yung mga ganitong nasa clear na packaging. Na parang alanganin kapag nakaganyan lang sila. From two different brands, I have a generic one na parang China made ata. And I have from Locaupin. Nako, kung taga homebodies ka, alam na alam mo tong brand na to. Pero gusto ko kasi sanang i-try yung magkakaibang quality and magkakaibang size. So, sa Locaupin, kumuha ko ng malaki, malaking diameter niya. And then dun sa mga generic, kumuha ko ng maliit. So, itong generic, actually hindi ko alam kung saan to gawa. Hinanap ko lang yung pinakamurang seller na nagbebenta. And this is 6.5 by 8 cm. So, ito yung 6.5, ito yung 8 cm. Kaya niya maglagay ng 265 ml. Sobrang liit niya lang, to be honest. Gusto ko lang itry kung anong itsura niya sa personal. Kasi syempre, iba yung itsura sa pictures kapag binibenta siya sa'yo. Tapos iba yung picture kapag nandito na siya. So, ayun, mahalaga talaga sa akin pag nanonood ako ng mga videos ng mga ganito. Mas mura to compared sa Locaupin na brand. Locaupin, paano ba yung pronounce. This is 58 pesos each, but I paid only 87 pesos para sa kanilang dalawa after vouchers and after coins and after all the discounts. Pero ang masasabi ko, hindi ko masyadong gusto yung quality nito. Dito pa rin ako sa Locaupin. Medyo mas konti lang yung difference nila in terms of price, pero mas gusto ko yung quality nito kasi damang-dama ko talaga yung quality ng glass. Ito parang flimsy lang yung glass niya. Ito yung binili ko nung 6.6. Ito yung binili ko nung 6.15. Ayan, this is 8.5 by 15 cm. Ang capacity nito is 850 ml, so mas malaki compared dito sa mga to na 265 ml lang. This was 124 pesos, pero 129 pesos ang binayad ko dito dahil ang mahal ng shipping ng Locaupin. Ayun, dito talaga you're paying for the quality. Mas maganda yung glass niya and mas secure yung closure niya. Ito talaga yung ire-repurchase ko sa 7-7. Pero ang problema ko lang, since nag-try out ako ng different sizes, itong Locaupin na malaki, hindi siya kasha doon sa aking spice rack. Isasabay ko na rin ipakita itong aking aluminum spice rack. So, ito yung parang organizer ng aking little coffee nook.
para nakikita ko sila naka-level sila. May tatlong levels na ganyan. This is 200 pesos and I got it for 182 pesos after vouchers and after coins. Sa akin, okay naman siya. Ayoko lang siya kapag itong lookout pin yung nilalagay. Kasi since siya yung pinakamabigat sa lahat, hindi siya saktong-sakto dito sa mga grills ng aluminum spice rack ko. So, medyo alanganin siya kasi pwede siyang malaglag dahil nga nakalampas siya ng konti. And itong 6.5, sakto lang. May space pa siya dito para gumalaw in case na yung nasa harap niya ay medyo mas mataba or something. Basta saktong-sakto lang talaga kapag 6.5 cm. Pakita ko sa inyo ng top view. Ganyan ang itsura niya kapag top view. Meron pa siyang konting allowance. Pero kapag ito, parang ang alanganin kasi, syempre lalo kung glass itong ilalagay mo. Delikado na yan since mabigat to, tapos glass siya, baka mabasag. Itabi ko na lang sa gilid para safe. And then, bibili na lang ako ng maraming lookout pin na ganito na mas matangkad. Kasi parang ito yung gitnang size. Pero pang mas matangkad dito, pero 6.5 pa rin. So, ayun. Ililink ko rin tong aluminum spice rack. Kung kailangan nyo ng spice rack for your spices or sa inyong mga bamboo lid glass jars. So, ayun. Kung bibili kayo nito, ang bilhin nyo lang ng mga bamboo lid glass jars ay 6.5 cm ang diameter. Next are my syrups and my sauces. First, we have this Monin Caramel Syrup. Medyo mauubos ko na siya, so alam ko na yung sasabihin ko. Ang kwento niyan, ito yung binili ko dahil sobrang mahal sis ng Torani. Parang mga 700 something na yon. Lagi ako nagbabasa sa mga subreddit na barista. Ang sabi ng mga barista from all over the world, Torani and Starbucks syrups are so overrated daw. Try Monin kasi mas okay daw siya. Wala siyang chemically taste. Hindi siya masyadong matamis, which is true. I tried it out. This is 295 pesos for 250 ml. Ito yung pinakamaliit nilang size. So that's 1.18 per ml. Pero 200 pesos lang ang binayaran ko dito. So naging 0.8 pesos per ml na siya. So yun. Sabihin mo salamat, Shopee. Iba kasi ang difference ng syrup sa sauce. So ito yung syrup. Parang medyo matubig siya. Para lang siyang caramelized sugar with water. Malabnaw lang siya. Ipang-mimix mo lang siya talaga sa coffee mo, pampatamis. So far, gusto ko naman siya pero hindi ako masyadong na-wow. Hindi ko siya masyadong nire-reach out. Parang mas gusto siya ni Iris kaysa sa akin. We'll see. Alam nyo, makikita nyo sa coffee haul part 2 kung ire-repurchase ko yung vanilla nito pero I might repurchase the vanilla one. Maglalurk muna ako sa barista Reddit. Next, we have Torani sauces that are repacked. So meron akong syrup. Meron akong sauce. So, yung sauce naman, medyo mas malapot siya na version. And I know what you're seeing is not a real Torani bottle because I bought this from Barista at Home and this is a repacked version of their sauces for 100 ml. I got the caramel sauce and the white chocolate sauce. Masarap naman silang dalawa pero medyo matamis sila. Sa kanilang dalawa, ang paborito ko ay yung white choco. Pero hindi ko talaga kayang mag-commit sa 700 pesos yung product pa lang. Tapos bibili ka pa ng pump, which is 200 something. So 900 pesos for a sauce. I'm better off buying yung mga repacked versions nito. Pero ang dilemma ko kasi, last time, bumili rin ako ng mga repacked syrups and sauces from Torani sa ibang seller. Hindi ko nababanggitin kung ano sila. Baka i-hate nyo sila eh. Pero parang medyo matubig yung nabilhan kong seller before. So, hindi ako masyadong nagtitiwala na sa mga nagsisell sa Shopee ng mga ganito. Pero thank God, itong nabilhan kong si Barista at Home, hindi matubig. Malabnaw pa rin talaga. Yun kasing delikado kapag bumili ka ng mga ganito, ng mga takal-takal versions ng malalaking things. Pwede nilang tubigan and i-compromise nilang totoong quality. Masarap din yung caramel syrup. Pwede rin siyang ipang drizzle sa mga ice cream. Ito kasi ay 135 pesos each lang. And after vouchers, nakuha ko tong dalawang to for 249 pesos. Diba? Sobrang mura. 249 pesos, nakatry na ako ng dalawang flavor ng Torani. May balak akong bilhing syrup dahil sinuggest ni Ate Andy. Hello Ate Andy, if you're watching. Kasi meron daw siyang nahanap na syrup na mas mura, 200 something lang. Sweet something. Ate Andy, ano nga ba yung pangalan ng syrup mo? Hindi ko na maalala kung anong title. Pero for sure, makikita nyo yun sa coffee haul part 2. Yung Barako Beans and yung syrup na sinuggest ni Ate Andy. Tapos ire-review ko na rin doon. And last, we have vanilla extract or vanilla flavor from McCormick. Chinek out namin to mula sa orange bag ko nung nag-live streamer ako. And sabi kasi nila sa Reddit, pwede ko rin daw gamitin yung vanilla extract to make iced vanilla latte. By the way guys, magiging official Shopee live streamer na pala ako starting August 2021. So I hope you guys could
support me on that. Starting August 1 ata kami magla-livestream. So, ayun. I hope you guys could drop by. Whole month of August pa naman ako nandun. So, ayun. Sana makita ko kayo. Hello, Liz, if you're watching. And sila Alex. Sobrang thank you sa pagdaan. And sana po yung iba sa inyo makabisita sa livestream ko. Starting August 1, search nyo lang yung sabpozon sa Shopee. Sa lahat naman ng social media, sabpozon ang pangalan ko. Ito kasing vanilla na to ay free shipping. Pag nakita nyo ito sa mga orange bag ng mga live streamers, magbabayad lang kayo ng 39 pesos, tas free shipping lang siya. Parang bumili ka lang din sa grocery. Next! Nakabili na ba ang lahat? Next is this Tyso? Insulated tumbler na nakikita ko to minsan sa mga stories ng mga influencers. Hindi kasi ako masyadong tumatambay sa Instagram. Wala na rin akong oras, pero nakikita ko to minsan sa mga stories nila. And nire-resist ko talaga yung temptation na bilhin ito for the longest time. Pero kasi, nahihirapan na ako dun sa inuman ko kapag livestream. Kung napanood nyo ako sa livestream ko, lagi akong may inuman na color orange. Galing Miniso. Regalo yun sa akin a few years back. And lagi ko kasing gustong ina-ROI yung mga bagay bago ko sila ipagpahinga. So, ayun yung lagi kong ginagamit kapag nagla-livestream ako. Yung tubigan ko na orange. And siguro mga 30 minutes into the livestream, mainit na ulit yung tubig, sis. And naiinis ako kasi ang gusto kong tubig talaga yung malamig na malamig na malamig. Lalo ngayon, super super init. So ayun, successfully naman nitong nai-insulate yung water ko and na-maintain niya yung coldness ng tubig ko. So this will come in handy pag nag-livestream ako. Makikita nyo to sa livestream for sure. Ang dilema ko kasi sa mga insulated tumbler, pag bumibili ako ng insulated tumbler, for the first few months, ang sipag-sipag mong uminom ng tubig, ganyan parang water is life, drink your water, bitch, kapag bago yung tubigan mo. Pero after a few months, parang nalilimutan mo na siya. Sana hindi ito mangyari dito. This is 389 pesos, by the way. 350 pesos lang ata yung binayaran ko after voucher. So, it's such a steal at that price. This is 890 ml in the color white because I'm a basic bitch. Sobrang gustong-gusto ko na may pa-straw effect siya. Super love it. Highly, highly recommend this. I should have bought this sooner, but at least got this for 350 pesos only. Ito yung pinakamahal na bagay sa haul na to. Sobrang mahal na mahal ko yung tumbler na to. Bakit hindi ko to binili kaagad? Namaintain naman niya yung lamig ng tubig ko all throughout the day. So I really, really recommend this one. Lalo kung yung malaki, yung binili mo, hindi mo na kailangan tumayo pabalik-balik sa pagkuha ng tubig kasi malaki na yung capacity niya. I highly recommend this one. This is one of my favorite purchases in this haul. Sobrang mahal na mahal ko to. Next, I have this wooden handle na measuring cup. Nakikita nyo na rin siguro to sa mga Shopee haul. Pero, ang ayoko kasi dun sa mga nakikita ko sa mga haul ay wala siyang parang, meron ditong ounces and then meron ditong ml. So, sobrang useful niya. Kasi kung kunyari, yung clear lang, yung bibilihin yung ganito and gusto nyong i-follow yung recipes nyo. Kasi ako parang, lagi ko nalang tinatansya yung mga nilalagay kong mga syrups, mga sauce. Parang, sige, pwede na yan. Pero ito, I decided to get one of these. Gusto ko kasing may measuring kineso siya. So, ito yung kinuha ko. Medyo mas mahal lang siya ng konti, pero mas gusto ko yung useful kasi yung aesthetic. May mga recipes kasi na 20 ml na ganito, 30 ml na ganyan, para masundan ko and ma-experience ko ng tamang-tama yung ginawa ng barista. This was 215 pesos, which is medyo mahal, pero magandang quality nung glass niya. I paid only 123 pesos for this. So, from 215 to 123 pesos, okay na rin kasi meron siyang purpose and nakakapag-measure ako sa kanya ng mga liquids and stuff. Okay, ganito siya sa magkabilang dulo para ilalagay mo na lang na ganyan. Tapos, ang ginagawa ko kapag medyo malapot yung, kunyari, syrup, iniiwan ko na lang siya sa baso na ganyan. Highly recommend ko to kung gusto niyong may fina-follow na recipe. Patapos na tayo. Next, we have some coffee filters. And hindi ko masyadong bet itong coffee filter na to. Ito ata para sa coffee machine. Kasi pag ganun siya, ito kasi yung paggagamitan ng coffee filter na binibilhan ko. Ito ay regalo ng friend ko na si Rexy, yung may-ari ng Riverbend Coffee. Kasi siya yung nakabunot sa akin nung Christmas party namin dati. Pero naubusan ako ng filters. Binigyan kasi ako ni Rexy ng filter. Sobrang bait ni Rexy talaga. Hindi ko kasi bet ito dahil pang coffee machine ata to. Hindi kasi ako yung type na ma-coffee machine. Mas gusto ko yung mga manual things. Mas na-enjoy ko sila. Mas na-enjoy ko yung slow life. Hindi siya masyadong kasha. And naiinis ako kasi may paganyan na effect.
siguro hindi ko binasa yung size, pero ang gusto kong coffee filter ay yung patusok na na ganun. Chuk-chuk, ganun. So, inuubos ko na lang to. 81 pesos, 40 pieces. So, that's 2.025 pesos per filter na ganito. Pero, after discounts and vouchers, 41 pesos na lang yung binayaran ko. So, that's 1.025 pesos each per filter. Pero, yun, inuubos ko na lang siya kasi hindi siya yung type kong filter for this one. May binigay kasi si Rexy sa aking filter. Ayun, gustong-gusto ko talaga yung filter. Thank you so much, Rexy, for your Christmas gift. Hanggang ngayon, sobrang gustong-gusto ko pa rin siya. Try ko itong hanapin sa Shopee kung gusto niyo ng ganito, guys. Ang iniba lang nito sa French press is nasasala niya yung coffee beans. So, wala talagang coffee bean residue kapag umiinom ka ng kape. And so far, ito yung paborito kong brewing technique. Medyo matagal nga lang siyang gawin pero na-enjoy ko kasi feeling ko scientist ako. Ganyan. Mukha siyang Erlenmeyer flask. Beaker? Hindi to beaker. Yung beaker pa diretso, di ba? Erlenmeyer flask? Hindi ko sure. Sobrang tagal na nung last ko na lab subject. As in, high school pa ata. But, ayun. Feel mo na scientist kapag ito yung gamit mo. Tapos may ganito ka. May mga measuring kines. Ako ang ganyan. So, love it. Next, we have this kacha. Actually, hindi ko rin alam kung anong iniisip ko nung binili ko to. Pero, naisip ko kasi na pwede siya dito. Which is, na-try ko naman na. Okay naman siya. Pero, hindi ko bet kasi tela siya. So parang gumagamit ako ng damit na pang filter ng kape ko, which is hindi ako komportable gawin. Pero sobrang saktong-sakto siya dito sa ganyan, sa mouth nung aking pour over. Hindi ko na siya masyadong ginagamit do. So kapag ginamit mo siya, required na labhan mo na siya sa susunod. So kada gamit mo, kailangan mo siyang labhan. Compared dito sa filter na itatapon mo na lang or pwede mong ilagay sa compost pit. Kung ito ginagamit, di ko ito masyadong i-recommend sa inyo. Pero lalagay ko pa rin in the description box in case gusto nyong i-try. Next is this. Panlinis ng pour over. Piso ko lang ito nabili sa Shopee Flash Deals. Kung mapapansin nyo, yung pour over, pag ganun siya. So kapag ginamitan mo ito ng sponge, ito lang yung malilinis mo. Pero ito, nakuha ko ito for 1 peso only and kasyang-kasya dyan sa pour over. Wait. Ganyan. Sobrang perfect nito dun sa mga equipment yun na may hard to reach places. Yarn. Now we're down to our last product. I got Old Town 3-in-1 coffee. These are 17 pesos each. I got it in hazelnut, extra rich, classic, and less sugar. Actually, itong less sugar variant ay binigay sa aking free ni seller. Ire-recommend ko talaga yung seller na yun sa inyo kasi lima lang yung binili ko, pero binigay niya ako ng free na isa. Apat na lang ito dahil ito na lang yung mga variants na natira. Yung mga variants na may kadoble, na inom ko na yun. I got these for 17 pesos each. I paid 58 pesos only for 6 sticks. So that's 9.666 pesos per stick. So sobrang steal. Ang natry ko pa lang ay yung hazelnut. Siyempre, di ba may hazelnut na flavor kahit saan ako bumili. And yung extra rich. And rich nga sila sis. Totoo yung sinasabi nila. Very, very creamy. Got myself some Old Town coffee for my 3-in-1 coffee cravings. Minsan talaga, may mga araw na kinikrave mo yung 3-in-1 coffee kasi parang na-associate ko yun sa pagiging estudyante ko, ganyan. Dati hindi ko pa naman kayang bilhin itong mga equipment na to. Sobrang nakakataba ng puso na kaya ko nang bumili ng mga ganitong bagay. And that's it for this haul. I hope you guys like this haul. Please expect a part 2 of my coffee essentials. If you guys will be checking out from the links down below, please don't forget to tag me on Instagram. That's @sabpozon using the hashtag #SabMadeMeBuyIt. If you found this video helpful, don't forget to give it a like, subscribe, and click the notification bell beside it so that you get notified when I post a new video. And I will see you on my next video sa Shopee live stream and sa aking 8-8 Shopee haul sa August. Bye! Lightning stricken cactus and it starts to